Hello mga best, welcome back again sa aring channel. Sa inyong mga bago dyan, nice to meet you and welcome sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong patuloy na nanood at nag-share ng inyong mga ideas and comments. Shoutout sa inyong lahat mga best. Welcome sa mga bago dyan. So minsan matagal tayong makapag-video dahil busy ang lola at hindi kaya ng power. So shoutout sa inyong lahat, sa mga sa YT na sa YouTube natin, sa Facebook Messenger, sa ating WhatsApp, ganun, busy ang lola best. Maraming inatupag, ganun. So shoutout sa inyo. Actually sa mga binabasa ko sa What's up din? Sa mga nagtagumpay dyan, shoutout nga pala kay Sister Lenny. Ayan, kay Sister Lenny Fernandez yung nakapangalan sa YouTube niya. Yung nag-comment siya sa atin. Pero sa WhatsApp sabi niya, Sister Lenny Bungkawil. Parang familiar ko sa Bungkawil. Shoutout sa iyo, Bes. Si Sister Lenny Bungkawil, isa siya sa nagtagumpay, Bes. Yung nahingi sa atin ng advices, ganun, at binigyan siya natin ng advices na ganito ang dapat gawin at sinunod naman niya at binigay ko sa kanya yung link o sinabi ko sa kanya na mag-join ka sa Christian Filipina at ngayon natagpuan niya kaagad ang kanyang afam dyan sa Christian Filipina. Shoutout sa you, Bes, at sana may sali ko sa screenshot dyan yung sinabi ko sa iyo na gusto kong i-share yung photo ninyo sa afam. Actually sa inyong mga nagtagumpay, gusto kong i-share dito sa YouTube ko yung picture ninyo ng afam nyo kahit pa paano na ma-inspire nyo yung iba yung ganon. So sana yung iba dyan mag-share kayo privately sa message sa Facebook Messenger ko o kaya sa WhatsApp natin. Ayan, nakikita ko yan na yung videos nyo ni afam para ma-share ko dito sa screen ng video ko para ma-inspire nyo rin ang iba at most of them talaga nakatagpo sa Christian Filipina. Shoutout kay Sister Lenny Bungkawin at sa afam mo, Bes, masaya ako para sa inyo dahil ang bilis niyang natagpuan si afam. Yung bigong-bigo siya noon at ngayon yung nag-join na siya sa Christian Filipina, natagpuan niya kaagad si afam at ngayon nagplano na silang magpakasal. Masaya ako para sa inyo and God bless sa inyo, ganun. At ngayon, today's video, magbasa ako sa isa sa nag-comment dito, Bes. Shoutout sa inyo, Bes, at I'm sure maraming makaka-relate sa iyo. Kay Sister Rina, sabi niya, hi po Ate Sally, question po, nagbabalak na po yung guy makipag-meet this August. Pero, nung nalaman niya na gusto ko maghintay ng marriage before physical intimacy, ayan, biglang nagbago ng pakitungo niya sa akin. Ayun, biglang nagbago siya at he was planning to introduce me to his sons, pero ngayon, friend niya na lang daw ako. Sobrang sakit po. Normal ba po ba talaga kapag i-meet kanila, may mangyari agad? Wala pang commitment or label. Wala pang commitment or label. Please help po. Thank you very much. Ano, yung minsan kasi yung mga ganong afam, sigurista yon. Pero pag ikaw naman yung babae na ayaw mo ng ganito, eh tama yung ginawa mo, Bes. Kasi hindi ka pa naman sigurado sa afam mo. Sabi mo kasi si afam, he was planning to visit you this August at gusto kanya ipakilala sa anak niya. Pero ang sabi mo sa kanya, I want marriage first bago kayo magtalik dyan, bago kayo... Actually, sa mga afam ganun, gusto nila yung ganun, Bes, yung may mangyari sa inyo. Pero sa mga seryosong afam naman, gusto ka nalang irespeto sa desisyon mo. Pero kung feeling mo naman si afam mo ay seryoso na sa'yo at pakasalan ka na talaga, marami na siyang nagawa sa'yo, at alam mo talaga sa sarili mo, nakikita mo yung ginagawa niya na mahal ka niya at hindi ka na kayang mawala sa kanya, ma-feel mo kung gaano ka kamahal ni afam. Na-feel mo, kung ma-feel mo yan kung gaano ka seryoso si afam mo sa pamamagitan ng mga gawa niya, mga effort niya na ibibigay niya sa'yo. So, kung feel mo si afam, kung type mo siya, ay ano pang hintayin mo, Bes? Kung halimbawa type mo naman siya at alam mong nasa kanya yung pinag-pray mo. Kasi sa mga afam, ay gusto nila makikita kung pagdating dyan, ay okay ka ba? May tiwala ka ba sa kanila? Parang normal lang kasi sa kanila yung ganun, Bes. Sa atin kasi mga Maria Clara style, ganun, gusto ko mag-asawa muna, ganun, kasal muna bago may mangyari. Pero sa mga afam, minsan nakita nila kung pagdating sa ganyan, hindi ka ba masyadong kuripot pagdating sa ganyan? Kasi gusto nila makikita kung may tiwala ka ba sa kanila. Kung kaya mo bang ibigay ang sarili mo, kung ikaw gusto mo rin makaranas sa afam, di gumamit na lang kayo ng kondom, ganon. So, ang isa lang masabi ko sa iyo, Bes, kung si afam ay hindi ka sigurado sa kanya, hindi mo nakikita yung pagmamahal sa kanya na may isang salita na ikaw ay pakasalan at magkasama na kayo habang buhay. Sabi mo nga dito. Pero ngayon, friend na lang daw. Kasi ang dating sabi niya, gusto ko maghintay ng marriage. Parang ang labo naman kasi ni afam mo, Bes. Kaya okay ko yung agree ako sa decision mo na sabi mo, gusto mo marriage muna kasi na-feel ko parang hindi ka sigurado sa kanya.
ganyan din yung desisyon ko noon sa mister ko, ganun. Pero nakikita ko naman sa afam ko, sa mister ko, na talagang gusto ka na talaga niyang pakasalan. At ayaw niya niyang maghanap na iba. Nakikita mo yan sa ginagawa niya. At ngayon, nag-process na kagad ng mga documents na kailangan namin para magpakasal kami. At nasa tamang edad na rin ako, hindi na ako bata. So, hindi ka na dapat paligoy-ligoy kung alam mong mature naman yung afam na kausap mo. Pero si afam mo mukhang malabo kasi sabi mo wala namang, parang sa feeling mo, kapag imit ka nila, may mangyari ka agad. Parang ganun na rin yun, best. Eh. Nandiyan na yun sila. Ano pang hinahantay? Parang hindi naman kasi ugali ng mga foreigner na, sige, mag-antay muna tayo ng isang taon. Ganun. Parang normal lang sa kanila yon. If you wanna give it, then you give it. Kung may tiwala ka sa kanya, eh, kung ayaw mo, edi ayaw mo, ayaw ka rin. May mga afam kasi na, sa ganitong paraan, eh, parang takaw-takaw mo naman. Ganun. Parang normal lang kasi sa kanila. Hindi tulad sa atin na gano'n, Maria Clara style nga. Kaya kung nasa tamang edad ka naman at halimbawa, kung talagang hindi ka pa nakaranas ng ganyan at hindi ka pa nagka-boyfriend, wala pang nangyari sa'yo, hindi ka pa nag-alaw ng sino mang lalaki, ay karapatan mo talagang ipaglaban yan. At lalo na malabo si afam mo. Pero kung ito lang ang kaibahan, best, pag seryoso si afam at alam mong talagang nag-effort siya na mahal ka, edi why not? Ito na yung pagkakataon mo makaranas ka rin ng afam. Kung takot ka man na may mangyari sa inyong sakit ba dyan, gumamit kayo ng kondom. Kondom, ganun. So, kung ganito, parang nakita ko si afam, parang hindi pa siya sigurado sa'yo. Sabi mo nga, eh wala pang commitment or label, ganun. Wala pa namang commitment. Si afam masyadong excited sa ganyang bagay. Sabihin mo sa kanya yung naramdaman mo, I want to make sure that I will give myself to someone who will be with me for the rest of my life. A man who will marry me for the rest of who wants to grow old with me, who loves me and no one else, who's proud of me. Tingnan mo paano sagot ni afam na yan. Kasi mukhang nakafocus si afam sa may mangyari. May mangyaring kababalaghante. Parang nakafocus si afam sa ganun. I want us to have ganito. May mangyari sa ating dalawa. Mukhang nakafocus siya sa ganyan. Mukhang mas interested siya sa ganyan. Eh, kung ako sa'yo, tama din yung decision mo, best. Eh, labas mo muna yung naramdaman mo. Sabihin mo muna sa kanya, before I will make myself free to somebody else, or I will give myself to somebody, I want to make sure that he's the one. Ganon. Sabihin mo, tulak mo, hotel. Ganon. So, sabihin mo, best, I want to be with a man who will be with me for the rest of my life. A man who will marry me. A man who loves me for being who I am. A man who will respect my family. Of course, kailangan yun. May mga afam, sa'yo lang, te. Ikaw lang. Ikaw lang at walang iba. At ikaw lang din ang suportahan at ayaw magbanggit ng iba. Yung iba na ganun, yung makitid yung ano, best pag-iisip sa'yo lang at hindi na inisip yung pamilya mo, hindi na intindihan yung plano mo, ay mostly sa mga afam, nakakaintindi kasi gano'n naman talaga ang ugali natin mga Pilipino. Kahit papano, kung meron tayong medyo kayahan, sumusuporta tayo sa family. Pero hindi lahat ng afam ay agree sa ganyan. May pamilya ka na sa'yo na pamilya mo na isipin mo, wag mo na yung ibang tao. So parang para sa kanila, out na yung family. Ibang tao na ang tawag. So kadalasan yun ang simula ng gulo. So piliin nyo yung afam na may respeto sa'yo at sa family mo, na intindihan yung mga gusto mo. Kaya lahat ng gusto nyong sabihin, ilabas nyo yan para alam ng afam yan. So ngayon, nagdadalawang isa, sabihin mo sa afam mo, best, I don't care, sino ba naman siyang afam na yan? Kung mawala siya, bahala siya, ang daming afam kaya. So ito si afam mo, best, sabihin mo sa kanya, kung nagbago man siya, lagyan mo siya ng isang message, best. Bigyan mo siya ng isang message na, because I want to be with a man who loves me for being who I am. Pabalik-balik na tayo, te, ganun. Basta sabihin mo sa kanya, yung nasabi ko sa iyo nung una, yung advice ko sa iyo na ganito. Ganito ang dahilan kung bakit ako nakapagsabi ng ganyan. Kasi ang hirap naman bumigay sa taong ganyan, tikman ka lang, tas basura ka. Pero kung ikaw naman yung okay lang, ano akala mo sa akin, te, ganun? Pero ikaw naman yung okay lang sa iyo, makaranas ka lang ng afam, may okay lang din yun na mawala si afam after may mangyari sa inyo. Magkakaiba tayo ng gusto at dapat irespeto natin yan. Kung ikaw yung may feeling na gano'n, na okay lang na matikman ko si afam, makatikim ako ng afam, okay lang, bahala kung pakawalan niya ako. Kung ikaw yung naglaglag, kung ikaw yung gano'n, edi okay lang, best, na matikman mo yung afam na yan. Okay lang sa'yo. Kung magustuhan yung isa't isa, eh, manatili kayo sa isa't isa. Eh, kung hindi mo type yung gano'ng mindset na gano'n, edi paglaban mo yung mindset mo, best. I only need to be with a man who loves me.
and no one else. Ganon. So sabihin mo sa kanya, the reason I told you that I need this marry me first before something happened. Ganon, ganon. So kung ganyan ang nasabi mo, I said that because I don't want to be with a man who just want to taste me. Ganon, ganon. Taste me, pagkain niya, diretsuin na natin. Ba't paliwiliwi pa? Ganon naman yun eh. Ayoko sa isang lalaki na tikman lang ako. Ganon. So ganyan ka mag-mindset. Ba, sabihin mo yan sa kanya. Gusto na nga pa may ganon eh. Yung harap-harapan na sa prangkahan. The more prank ka, the more magka-idea yung afam ko, ano yung ayaw at gusto mo. So, kung hindi siya agree doon, eh, anong dahilan para magtiyaga ka dyan? Ang daming afam na kasundo mo, bes. Hanapin mo lang yon. So, sa ganyan, sa tanong mo dyan, na normal ba sa isang afam na pag nag-meet kayo, may mangyari sa iyo, normal lang yan, bes. Mostly, ganun yon, normal lang yon. Kung ano pang iniintay. Ganun. So, dyan din nila nakikita kung magaling ka sa kama. Hindi naman magaling sa kama. Most of the time, mga seryosong afam, nakafocus sila kung ano yung nakikita nilang ugali mo. Ito ba yung babaeng nagtataglay ng ugaling hanap ko? Isa din yan sa pinagmasdan nila pag nag-meet kayo. Pero yung sa Mr. ko naman, yung time namin na nag-meet kami, kasi alam na namin na magpakasal talaga kami. Lagi kami nag-video call, best, gano'n. Lagi kayong nakikita niyo yung ugaling niyo sa gano'n kayo ka-interesado, gano'n. So, at nasa tamang edad na. So, yung Mr. ko, pagpunta niya, bago siya pumunta ng Pilipinas, yung mga documents namin kompleto na para magpakasal kami. At nasa tamang edad ako, kasi 30 plus na rin ako noon. And si Mr. ko, 47 na siya nung dumating siya sa Pinas. Doon na siya nag-birthday. So, nasa tamang edad na. So, paligoy-ligoy ka pa. At alam mo namang seryoso si afam. So, ganun lang yun. At alam mo namang pakasalan ka ni afam. Magpakasal na kayo. So, ano pa sabihin mo? Magpakasal muna tayo. Mag-ganun. Normal lang naman yung pakasal. So, kung ganun, gusto ko kasi sigurado. Ako yung taong gusto ko yung sigurado. So, pag ikaw yung katulad ko ay... Pag alam mong sigurado na talaga, na kayo na talaga, bakit ka pa ayaw-ayaw, best? Ito na yung pagkakataong magka-afam ka, makaranas ka rin ng afam. So, at maging asawa mo naman yan. Ganon. So, alam naman, mag-asawa ka pa para mag-away kayo na at hindi na kayo mag-usap, eh, nag-asawa ka pa. Ang pag-aasawa naman para may kasama ka sa buhay, may kakambi ka sa mga problema, sa ganun, may ka-joke ka, may kaaway ka, ganun yun. Ang pag-aaway, normal lang yan. Nabibigay kulay yan sa mag-asawa, ganun. Doon nasusukat kung gaano kayo katibay sa isa't isa, kung gaano nyo kamahal ang isa't isa, doon sa pag-aaway na yan. At doon nyo rin nakikilala ang mga ugali. At doon kayo natutong mag-adjust ugali niya sa isa't isa. So, yan ang payo ko sa iyo, bes. Kung mahal mo si Afam at nakita mo seryoso siya, pumayag ka. Pag hindi ka sigurado sa kanya, basura mo yan. Maghanap ka ng iba. Maraming afam na kasundo mo. Ang dahilan mostly sa pagsabi natin ng I want marry first. Ganyan din ang mindset ko before. Kasi malabo si afam. Malabo si afam. Pag ganyan sa kalabo si afam, eh nako, kumunat yung buhok lalo. Pag ganyan malabo si afam, dapat ganun ang mindset mo. At sabihin mo yung naramdaman mo, yung rason kung bakit ganyan ang nasabi mo. Para maintindihan ni afam yan. Ganun yun best. Kasi sa mga afam, lalo na pag medyo may edad na, medyo atat din yan sa ganyan. O pag babae masyadong makipot, ay kumpara niya sa bawang nakilala na, it's okay, I understand you. There's nothing wrong with that. Ganun. Yung babaeng okay din, palaban sa ganyan, okay sa ganyan. And let's see if it works. Let's see, pag after something happened, okay lang sa atin. Go pa tayo, ganun. Yung may mga mindset na ganun. So magkakaiba naman tayo ng mindset. So kung ganun ka mag-isip, edi go with the flow, ganun. Pero kung ikaw yung babaeng malabo ka namang afam ka, kaya ba't ba naman ako maging sigurado sa sagot ko sa iyo? Ayoko din ang sagot na oo. Ganon. So may mindset ka na pinaglaban. So sabihin mo sa kanya, best. At kung agree siya at nagbago siya at sabihin niya na okay, mag-process na tayo mga documents, ganito, magpakasal tayo, ganon. At nakita mo nga yung ginawa niya. Yung sa Mr. ko naman, nag-process kami ng mga documents, pinakita niya yon. At tinulungan din ako. Dapat magtulungan kayo sa afam ninyo. So, yung sa simula pa lang sa afam ninyo, na hindi nyo kasundo talaga, kahit sa simpleng bagay, nako, sayang oras, best, basura mo yan. Basura mo yan. So, mga afam na pasaway talaga, hindi mo kasundo, kahit sa simpleng bagay lang, basura mo yan. Ba't ka nagtsaga dyan, best? Ang dami na natin problema ngayon. Ano, te, mainit tinulo? Mainit panahon. So, mga afam na pasaway, basura nyo. Pag hindi nyo kasundo, ano pang ininay, best? Basura mo na yan. Ang daming afam. Tsaga-tsaga ka pa, sayang oras mo dyan sa makipag-away ka lang. Imbis na magiging ano ka at magiging blooming yung mukha mo, mangungunot, kunot ba sa Bisaya? Mangungulubot tuloy yan dahil sa afam na kausap mo. So, ganyan. So, ang sagot dyan is normal lang yan, best. Ganun. Dapat nagkasundo kayo sa ganyang bagay. Pag hindi kayo magkasundo, eh, go out na. Eh, basura na. Ganun.
Maraming salamat sa pag-share mo dyan, ba? Sa karanasan mo dyan. Dapat yung gusto mo ay nasusunod pa rin, pero depende na rin, yun ang sabi ko. Balance mo, ba? Basta pag nakita mong sigurado na si Afam, at sigurado ka rin sa kanya, at nakikita mo naman sa gawa, eh then why not? Kasi ito yung pagkakataon mo, best. Ganun. Pagkakataon. Ano to? Nagmamadali. Ganun. So, why not? Ganun. At saka, kung nasa tamang edad ka naman, at hindi ka naman 16 years old dyan, hindi ka naman 18 years old, at hindi ka naman sobrang bata, eh then, why not? Kung it's time for you to get married. Pero kung Afam nga, sabi ko, pag malabo, ay, naku, mahirap na. Basta ilabas mo lang yung totoong dahilan kung ba't ka nagsabi ng ganyan. Maraming salamat sa pag-share mo, best. Kay Sister Wena Montefalco, nagbasa na pala ko dito. Hello, Ate Sally, para sa Sandra, makawaw na lang ko. Congratulations, sis. Ikaw yung nag-comment din sa akin. Sana all ganun din ako makita ng serious man. God bless you and be safe. Makahanap ka rin, best, in the right time. Evelyn Oleira. Kaso ang tanga ko, umasa pa rin ako na one of these days, kukontak siya sa akin. Kahit masakit, umasa pa rin. Huwag masyado, best. Pag umasa ka masyado sa farm, wala ka ng time maghanap ng iba. You have to find another one para mabawasan yung sakit na ramdaman mo. You deserve somebody to love you, who cares for you, who's proud of you, who don't hurt you. Maghanap ka ng iba. Kawawa naman sarili mo, best. Kumbaga, ang daming afam, hindi yung nag-iisa. Sinaktan ka noon dahil hindi yung para sa'yo. Good luck sa inyong lahat, mga bestie. Stay safe. God bless.